Padayon ng imbestigasyon o gipalaw man na sa kapulisan sa Pulumulok Municipal Police Station ang pag-imbestiga sa ulahing insidente sa pagpamusil sa Purok Masipag Clean and Size Pulumulok South Cotabato. Nahitabo ang pagpamusil alas 7 pasado sa gabi Oktobre 8 ning kasamtangan nga tuig. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Ricky Labede, 40 anyos, residente sa naisgutang lugar. Sumala pa sa ikaduhang amahan sa biktima nga si Domingo Labede, igo na lang sila nakadungog og duha ka buto sa wala masayring pusil og nasuta nga naigo ang biktima sa tiyan nga bahin. Ang ako lang ito, nakabatila kog buto kay natulog ko diha sa balay. Wag mata na ako, nagkaguluyang na wala na, maroon lang ako na saksihan diha. Ilang ka buto ang dungog? Duha. Di ako nagtanaw sa TV pag kahit buto. Na tagpilaw ko, nakatulog ko kamay. Ito nakamata ko, buto na lakabingan ni ako, motor nga nagbuto ligid kay gamay man lang to, ang buto. Blanco ang mga kabanay sa biktima kung unsa ang rason sa pagpamusil. Tungod wala sumala pa sila'y nahibaluan nga may nakalalis ang biktima. Nga raman na siya niya trabaho. Sila niya trabaho. Wala man siya istorya sa mga may kaaway siya. Wala, tingala nga niya ito. Ang iyang asawa, nag-aatod sa atagatambakan din na. Pag ito ba ito, wala din niya asawa siya lang niya. Tagsayo po muna siya kay magkwarap na siya sa mga kanal sa niya. Kanang mag-awas para na ngayon mga hugaw iyan ko para na iyan trabaho din. Wala gud ko yung nadudahan kay wala mo siya gi-istorya sa mo. Wala na naagig prisuhan. Pagdara mo na siya sa iyan trabaho. Bali. Pag itawag daw diha, hindi sa naghigda-higda. Gitawag mo ito ni Gawas. Oh, siguro ito nagtawag sa iya kung ito nagpasin. Samtang sa bahin sa hepe sa Pulumulok Municipal Police Station, sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Wala pa nila natumbo kung unsa ang motibo sa krimen dungan sa nagpadayon nga investigasyon. Based kasi doon sa initial na investigation ng ating investigador, pag punta sa area, wala po tayong na-recover any sign of yung empty shell or bullet slugs doon sa area. And naabutan din ng ating investigator, the victim was already at the hospital. Actually, ma'am, ang isang hihintay natin is yung medical certificate ng victim para ma-determine talaga kung ano yung possible na nakatama sa kanya. And based dun sa initial investigation sa area ng ating investigator is may suspected na dalawang tao na nakaride ng motorcycle. Yung isa is bumaba at pumasok doon sa bahay ng biktima. While having their conversation, biglang may pumutok na ang akala ka nila daw is just firecracker kasi hindi ganun kalakas. But yung biktima pumasok doon sa bahay ng kanyang guardian, ang tita niya, na duguan. So agad-agad tinakbo sa ospital. Dugang pagbutsyag sa opisyal nga naana sa stable nga kahimtang ang biktima. In the heart of changing lives, kini sa enemy Mugpon, Brigada News.